Pwede po, samahan niyo ako at ako'y magluluto ng aking ulam. At yan, requested yan ng anak ko kasi yung anak ko guys is nasa work siya ngayon at ako na may rest day ko today. So, ayan. So, dito tayo sa bahay. Bukas naman, mag-ano naman ako, mag-work. Isang araw lang ako na may pray sa work. So, ito. Nakaligo yung Ate Chang nyo. Mabango na yung Ate Chang nyo. Nakaligo na. At yan guys, samahan nyo ako. At ako'y magluluto ng adobong chicken. Kasi yan ang gustong kainin ng anak ko galing sa kanyang trabaho. So, samahan nyo ako magluto. Is sobrang lamig na dito sa Norway. At ayan, nakikita nyo na yung mga puno. Nagsilagasan na yung mga dahon. At ayan, next month ay uulan na naman ng snow dito sa Norway, kasi ang Norway guys ay napaka lamig din to na lugar pag lalo na pag winter. Ayan, so yung mga kahoy dyan ay si anuhan na laglagan na dahil sobrang lamig na talaga ng gabi, lalo na sa araw din ay sobrang lamig na. So lahat ng mga tao dito ay nagbabalot na ng mga katawan at nagsusot na kami ng mga winter jacket. Nahin kong magluto ng rice at kahit nasa abroad na tayo at nandito sa Norway, karamihan dito mga Norwegian kumakain sila ng patatas. Ako naman gaya minsan kakain ako pero hindi mawala sa atin tong rice at hindi po ako mabubuhay na walang rice. Hugasan ko muna tong rice guys at pero mga Norwegian kasi nagtataka sila sa atin bakit daw tayo mga Pinoy o mga isya na hinuhugasan yung yung rice pag niluto natin, kasi sa kanila kasi hindi nila na hinuhugasan, dire-diretso na lagyan ng tubig. Kaya yung adobo ko na chicken wings kasi yan paborito ng anak ko, yung chicken wings na adobo. So yun ang paborito niya kasi hindi kasi siya masyadong kumakain yung mga laman-laman lang ang adobo, so niya yung may mga buto-buto. So ito ding adobo guys, nakatikim na yung yung boyfriend ko kasi nilutuan ko siya. Sabi niya ang sarap daw kaya naging paborito na niyong yung chicken adobo at saka yung lalo na yung fried chicken na homemade fried chicken niluto ko sa kanya at nasarapan yung apam ko. Ngayon, kakaiba naman tong pag-aadobo ko. Ang gawin ko kasi mostly kasi nagluluto ako, ginigisa ko muna yung mga paanak ko tapos bago ko igisa ko to ding manok. Pero ngayon guys, iba to kasi diretso ko na tong ihalo lahat ng panakot like luya at itong bawang at paminta at itong tuyo, lagyan natin ng tuyo, ayan. At itong kunting oyster sauce. Nasa inyo din yan kasi ang iba kasi naglalagay ng oyster sauce pag nag-aadobo. Tapos lagyan din natin ng kunting black sauce. Ayan, para masarap siya guys. Ayan, tapos lagyan din natin siya ng seasoning. Ayan. Ayan, tapos haluin ko guys, ganito. Tapos mamaya lagyan ko to ng water. Ayan, pakuluan muna natin ng konti sa apoy para ma-ano niya yung ano dyan, yung mga ingredient dyan bago natin or bago ko siya lagyan ng tubig para palambutin itong chicken wing kasi itong chicken wing medyo matigas siya ng konti. Ayan. So saka ko na yun ipapahuli ko na yung white onion at saka yung lagyan natin ng suka na kunti pag maliit na yung sabaw. So yan na guys, sasalang ko na to at huwag ko muna lagyan ng tubig at ko muna pakukuluan ko. So ito na guys, nakulo na to at ayan, haluin ko. Para lumambas yung niya yung tubig sa manok at ayan, nawala yung langsa niya. Ayan, at nakulo na to guys. Masarap na to kasi na yung lalo na yung mga ingredient dyan. At ito guys, lagyan natin ng tubig. Lambutin natin tong chicken wings. Ayan. At saka, takpan ko, balikan ko to pag na malambot na. So ito guys, balikan natin guys at buksan na natin. Ayan, kunti-kunti na ang sabaw. At lagyan na natin to siya ng vinegar o suka. So, masarap kasi ang adobo may kunting suka. O
Huwag lang marami kasi konti lang para hindi masyadong maasim ang ating adobo. Tapos lagyan din natin siya ng asukal kasi masarap kasi guys, ang adobo may asukal na konti. Yan, ang gamit ko guys sa white sugar. Masarap ang ano gamitin yung brown sana. Kaso lang, wala akong brown sugar. Yan. Iman natin guys. Sarap na. Tapos ang ano natin to, ang gawin ko nito guys is i-ano ko to siya, ilipat ko sa kawali, tapos pipritohin ko itong ano yung chicken wings, tapos after kong iprito to na medyo mag-brown brown na, ihalo ko na to yung tubig. Kasi ganyan ang mga style ng iba pag nagluluto ng adobo. So, lagyan na natin to ng konting ano, mantika at para i-ano ko na itong chicken iprito ko. So, ayan guys, nakarinig kayo ng tunog na pip-pip. Ito kasi yun siya guys, oh. Automatic kasi yan pag umiinit talaga dito, inagaano yan sa automatic na paano yan siya mag-off. Kaya kailangan kung ano, parang dito kasi iwas sa sunog. Ayan, i-ano na natin itong chicken. Ilipat na natin dito sa kawali. Habang hindi pa mainit yan, i-ano ko, para hindi tayo matalsika ng, ano ba yun, yung mantika. Yan. Prito natin yan siya. I-ano natin. Ganyan natin. Masarap kasi ito pag medyo i-prito kunti. Yan. Ano natin itong apoy, kaya medyo ano siya guys. Malakas ang apoy. Pinhinaan ko para hindi magtalsik-talsikan. I-medium heat ko na lang yung apoy para hindi siya magtalsikan kasi magtatalsikan ko. Nagay na ilipat ko na lahat ng ano, chicken at ito medyo ipapa-brown-brown ko to para masarap. Saka ko na ihalo itong ano yung sabaw kanina. Tapos ang ano ko nito guys, lagyan ko siya ng ano, ng ganito, para may kunting ano, hanghang. Sosto sa ano, sosto ng spring roll. Nagluluto ako ng spring roll, yun pa ang sauce. Yun na guys, oh. Lagyan natin ng kunting ano, sauce. Ng ano para ano kasi nang ayong sauce na yan eh, yung anghang. Tapos ano natin itong sabaw, ihalo natin itong sabaw. Yan, sarap-sarap na to guys. Saka ko na to lagyan ng ano ng ipanghuli natin itong ipanghuli ko itong ano yung white onion. Masarap kasi. Ayan, tikman natin. Sarap na. So, ito na guys. At, ayan. Yung nag-steakin na itong ano, kanyang sabaw. Sarap na to. Ipang, ano, ihalo-halo sa kanin. Ayan. So, ito guys. At ilagay ko na itong white onion. Ayan. Ayan. Sarap nito guys at nakakaano to. Nakakaganang kumain nito lalo na mas ano. Sahog yung sabaw niya sa kanin. Ay nako. Malimutan talaga yung mga diet niyo diyan. So, ayan, at luto-luto, at ihain ko na at magsimula na akong magmukbang or kakain ng aking dinner. So, ito guys, at ayun na, naisalin ko na dito sa lalagyan at samahan nyo po ako na kumain ng aking ulam tonight sa aking dinner. Ayan, at ito po, napakasarap ng aking niluto na adobo. Ayan, napakasarap talaga at marami tayong makakain ito na
kanin. So sa lahat ng aking mga viewers and subscriber dyan, samahan nyo ako na kakain ng aking dinner. Ito na tong ating kanin. Ayan, napakadaming kanin ito guys, oh. Yung anak ko guys, ano din, mahilig kumain ng kanin. Magsimula na akong kakain. Ayan, ang rice natin at itong adobo. So, samahan nyo ako magmukbang. Ayan ngayon, napakalapot ng sabaw. Sarap. Ayan, kain po tayo. Magsimula tayong kakain. Kain po tayo dyan lahat. Sarap. Magkamay ako guys kasi masarap magkamay. Ano dyan ng yung cover, table cover. Sarap guys. Ano itong sibuyas, sarap, masarap talaga yung ano niya, yung sabaw niya, kasi yung sauce niya, kasi ano na siya, oh, malapot masyado. Katulong din yung ano, yung nilagay kong sauce sa spring roll. Lalong lumapot yung sabaw. Mas maanghang. Marami naman to guys. So, yung natira sa anak ko. Sarap ng sauce. So, kanina, nilamusa lang ako ng yogurt. Ang galing ko sa trabaho. Ah, yung papunta ko sa trabaho. Ang anak ko naman, mamaya pa yun. Kasi mas nauna ako sa kanya. Ano pa yun sa mag-out? 7. Pasensya na kayo at sumasingos ako kasi anghang. Maanghang yung sauce kasi doon ako, doon yung nabili ko sa Thai, yung ano yun, sauce ng mga Thailander. Maanghang. Tapos sabaw pa lang guys. Ulam na. Tingnan nyo. Lagyan natin ng sabaw para hindi siya magtuyo. Halo natin yung sabaw sa taas. Shout out sa aking mga viewers dyan, lalo na kay Inayanig, congratulations sa anak mo. Ayan, super proud ako sa anak mo. Napaka-active sa kanyang activities. Ayan. And also, kay Ate Beth Maylas, kay Chris Montero, at sa aking napakabait na admin, Nora Agbawa. And also kay Moderator Mylene Mayuyo. And also kay Grace Lopez Franco. And also kay Pretty Rain Morales. And kay, also kay Jinjin Ilagan Agbayani. And also kay Michelle Agbayani. Kay, sino pa yung mga ano ko dyan?
masugid kong mga ano sporter si ano Edelyn Ramos, yan, saka si ano, sino pa ba dyan? So maraming salamat talaga sa inyo na wala sawa nyo akong suportahan, mapa FB man or mapa YouTube channel ko. Maraming salamat sa inyo lahat. At sa lahat ng aking mga hindi ko nabanggit na mga subscriber ko at sa mga viewer ko, ingat kayo na palagi. Maraming salamat sa inyong panood ng aking YouTube channel at sa aking mga video na in-upload. Lagi kayo dyan mag-ingat. Up. Hindi natin makalimutan si Moody Palami at doon sa tatay niyang naka-compain sa hospital. Ipag-pray natin yung papa niya na sana gumaling. At sa'yo, Ma'am Moody Parigde Palami, nakasan niyo ang iyong pangatawan. Ayan. At yan, para sa tatay mo. Mabait yan si Mamudi. Kahit na ano siya, pagod siya sa kabantay ng tatay niya kasi hindi biro, guys, na may pasyente tayong binabantayan, kulang sa tulog, pero may time pa rin yan siya manood. At nag-ano doon sa ano natin, GC. Ayan, Mamudi, huwag makalimutan talaga. Alagaan mo rin yung sarili mo. Ayan, kain tayo, Mamudi, at kumain din kayo dyan. Malapit lang po kayo sa akin. Lagi kitang dinadalhan dyan ng pagkain. Layo kasi. Ayan, guys. Malapit na akong matapos. Marami ko lang nakain. Mahilig talaga ako sa sibuyas. Yeah, lalo na yung fry. Pareho kami ng boyfriend ko. Mahilig din siya sa fry onion. Yan, guys. Tapos na akong kumain. Sobrang busog po ako. At muna tila, guys. Tala doon yan sa anak kong dalaga. Kasi uwi sa mamaya mga 7 o'clock. So, ayan, yan po ang request niya na ipapaluto. At super proud ako sa anak ko kasi nag-aaral. Tapos pag, kasi bakasyon dito ng ano, mga estudyante dahil sa, ano, Susperia. No, Utomperia, Utom vacation sa school. Ayan, habang nagbakasyon na siya ng one week, ayan, nagtatrabaho siya. Ayan, masaya yun siya at napaglutuan ko siya ng kanyang paborito. Ayan. So, sa lahat ng aking mga viewers and sa aking mga subscriber dyan sa YouTube channel ko, marami talagang salamat sa walang sawa nyong panoorin ang aking mga video. And also, sa walang sawang supportahan nyo ako noon at hanggang ngayon nandyan pa rin kayo sa akin at nagsusuportahan. Lagi kayong mag-ingat yan. And thank you for watching. God bless.